Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisingha natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukal sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mananahan. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labi siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mananahan. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mananahan. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mananahan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin?
Hindi niya ipinagait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap sa sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol sa kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, anupat walang sino mang nakapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, nung pong mga ilang araw, hindi po ako nakapagmisa dahil ako po'y tinanggalan ng isang malaking ngipin. At nung mga panahong ako'y nagpupunta sa dentista, may mga nakikita akong mga naka-quadrum picture. Ano, yung before and after. No? Sabi ko, magiging ganito kaya yung ngipin ko. Eh, may picture doon. Yung isang picture, parang magkakagalit yung mga ngipin. Parang laging may exam. Pagkatapos ng operasyon, maganda na. Ngipin ng artista, puting-puti, napakaganda. At mga kapatid, nauuso yan ngayon, yung mga glow up. Ano, narinig nyo na yung glow up? Diba? Recently, yan ay nakita natin sa mga social media, pinapakita nung sila po ay bata pa, very average ang itsura, ordinaryo, pero pagtanda, napakaganda na, napakagwapo na, napakaganda na ng kutis, ano,
at talaga namang ibang-iba kaysa doon sa kanyang previous appearance. Pero mga kapatid, alam natin na sinasabi nga po sa kasabihan, beauty is only skin deep. Ano yung physical beauty is only skin deep. Yan po ay panlabas lang. No? Pinapaalala sa atin mga kapatid, nung nagsimula tayo ng Kwaresma, nung pinahiran tayo ng abo, pinapaalala sa atin, sa abo ka nang galing, sa abo ka babalik. Ano? Kau galing sa alabok ka babalik. Lahat ng pinag-e-efforta natin na kagandahan sa katawan natin, lahat ng mga ipinapahid natin, lahat ng ini-inject natin, lahat ng nilalagay natin, eventually lahat yan mawawala ng silbi kasi pag namatay na tayong pinakaalagaan nating katawan na yan, maagnas din yan. There's another beauty that God is talking about in the readings, especially in the gospel. Narinig natin mga kapatid, na nung isinaba ni Jesus, pag-akyat sa isang mataas sa bundok ang mga alagad, nagningning siya na parang busilak. Para sa mga Hudyo, that is the most beautiful thing that they ever saw. Pinakamaganda yun. No? Pero yung pagningning na yun, mga kapatid, ay may kaakibat na tinig. Nung nagningning ang ating Panginoon, may nagsalitang tinig, that is God. Ang sabi sa Kanya, "This is my beloved Son, listen to Him." Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ano pong sabi? Pakinggan ninyo siya. Kapag ka po sa Tagalog, mga kapatid, pagka sinabi natin, halimbawa ang magulang sinabi niya sa anak niya, "Pakinggan mo ako." Ano yung gusto niyang sabihin? Sundin. Pakinggan mo ako, anak. Hindi tama yung ginagawa mo. Pakinggan mo ako, anak. Ganito, ganyan. It's another way of saying, sundin mo. Pagka kasi nakinig ka, ibig sabihin, sumunod ka. At yun po, mga kapatid, ang isa sa ingredient ng isang magandang pagkatao, isang magandang spirituality, isang magandang kaluluwa. It is our active listening to God. Ano? Mga kapatid, sa ating pong first reading, narinig natin, si Abraham ay inutusan ng Diyos na umakyat sa bundok ng Moriah upang ialay yung kanyang anak na si Isaac. Hindi po natin binasa ang complete narrative kasi mahaba. Pero pag binasa niyo yan, umuwi kayo sa inyong bahay, binasa niyo yung buong pagbasa tungkol dyan sa kasaysayan na yan ni Abraham. Inabot ng ilang araw si Abraham para makarating sa bundok. Sinasabi po ng mga dalubhasa sa Biblia na yung bahay ni Abraham, hindi naman malayo sa bundok. Isang araw lang makakapunta ka na ron. Pero ang ginawa niya, umiikot-ikot siya. Bakit? Kasi hindi niya maialay yung kanyang anak na matagal na niyang ipinagdasal, matagal na niyang hiningi, matagal na niyang pinangarap. In effect, mga kapatid, pagtitingnan natin, God is not asking Abraham to offer his son. Kasi pwede naman niyang ibigay yung anak na yan at mas marami pa. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Jesus, nung hindi siya pinapupurihan ng mga Hudyo, nung siya dumating ng Jerusalem, pumasok ng Jerusalem, ang sabi niya, kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak niya mula sa mga batong iyan. He can do everything. Wala tayong pwedeng isakripisyo sa kanyang material na bagay or physical thing na hindi niya pwedeng gawin para sa kanya. But there is one thing na hindi pwedeng puwersahin ng Diyos sa atin at gusto niyang ialay sa kanya. And that is obedience. Obedience. Yung anak, madali namang ibigay ng Diyos yan eh. Pero yung pagsunod ni Abraham, yun yung gusto ng Diyos na isakripisyo niya sa Kanya. Yung pagsunod. At nakita natin sa buhay dun sa ginawa ni Abraham na yun, na nahirapan siya. Kasi mahirap naman talagang sumunod, lalong-lalo na kung ang hinihingi sa atin ng Diyos ay mabigat. But nonetheless, Abraham obeyed. At nung sasaksakin na niya yung bata,
ang sabi ng anghel, huwag mong sasaktan ang bata. Nakita na ng Diyos ang katapatan mo sa Kanya. Yun lang naman ang gusto ng Diyos. Makinig tayo sa Kanya. Kasi para naman sa ating ikabubuti, alam niyo po mga kapatid, napakaganda ng ating second reading. Basically, sinasabi sa atin ni St. Paul, hindi naman madamot ang Diyos. Hindi. Huwag lang tayong magkakait sa Kanya ng ating pagsunod. Nowadays, mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng lipunan, sundin mo yung sarili mo. Meron kang sariling kapanalan, you are the captain of your soul. Ikaw ang magdidesisyon, gawin mo kung ano yung makapagpapaligaya sa iyo, gawin mo kung ano yung masarap sa iyo, gawin mo kung ano yung sa tingin mong magfo-fulfill ng buhay mo. But the question is that in accordance with the will of God? Yun ba ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin? Maraming influencers tayong sinusundan ngayon, lalong-lalo na ang mga kabataan sa social media. Marami sa TikTok, marami sa Facebook, marami ng mga influencers na nagsasabi, ito ganyan, gawin mo to, ito ganyan, gawin mo yan. But the question is, when was the last time we listened to God? Apart from everyone else na sinusundan natin bukod sa sarili natin. Ang ating pong ebanghelyo, sinasabi sa atin, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Ito ang pinakamamahal kong anak, sundin ninyo siya. Ang sabi po ni St. Thomas Aquinas, mga kapatid, the person who knows how to obey is the most free person, is the freer person. Ano? Ang taong marunong sumunod, ang pinakamalayang tao. Kasi he is subjecting or he is suppressing his own desires for the sake of what is truly good na sinusunod niya. Malaya siyang piliin yon. Kaya po mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Nakikinig pa ba tayo sa tinig ng Diyos? At kung nakikinig man tayo, hindi ba pumapasok lang dito at dumadaan dito? O ginagawa ba natin yung kanyang kalooban? Kung gusto nating tunay na maging maganda, hindi lamang panlabas, kundi panloob. We start obeying the Lord. We start listening to Him. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulat paririto at nahuhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli at namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Amang maawain, hindi ipinagkait ang kanyang bugtong na anak at sa halip ay ibinigay para sa atin. May pananalig tayong dumalangin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang sambayanan ng Diyos na dumaraan sa pag-uusig at pagdurusa ay mapasigla ng inilahad na pagbabagong anyo ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang pigilin ng anghel ng Diyos ang kamay ng mga nasa kapangyarihan na nagbabantang isakripisyo ang ikabubuti ng mamamayan para sa kanilang pansariling kapakanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang pag-aayuno at abstinensya ay magbunga ng higit na pag-ibig at pakikibahagi sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayong natitipon ay makinig sa tinig ng bugtong na anak
at makibahagi sa pagbabagong panlipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga kapatid nating yumao ay magkamit ng bagong buhay sa piling ng may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at mapanibago nawa kami ng pakikinig namin sa tinig ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na sila ang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabangin ang ngalan mo, mapasamin. Pahintulot sa tukso, tiyatiyan mo kami.
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon paman,
sa lupang ibabaw pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.